May tanong para sa inyo. May tanong kasi dito. Sabi dito ni Sister Asen, sino bang unahin ko? Ito na lang si Sister Suchay Seng. Tama po ba na magtirik ng candles sa labas ng pintuan sa All Souls Day para po sa mga yumaon na mga kamag-anak, Bro Romer? Hello po. Yung kalamitan, yung nagtitirik ng kandila, ano po yan? Nasubukan po yan ng mama ko. Experience ng mama ko doon sa Negros Oriental. Shoutout pala kay Mama Mercy doon sa Balugo. Occult po yan eh. Occult practices po yan. Kasi nung nagturok siya ng kandila doon sa labas, pagtulog niya, sinampal siya doon sa higaan. Sinampal siya, bigla siyang tumayo. Doon mismo sa gabi na yon. Kaya nga sabi ko sa kanya, kasi yung pagtitirik kasi ng kandila sa labas na pinapalibutan, sabi ng sa mga matatanda, ini-invite nila yung mga kaluluwa na pumasok sa kanilang bahay. Bakit ka magtitirik ng kandila sa bahay mo, doon sa altar kung gusto mo, o doon sa sementeryo? Kasi yan, ang dami nang nangyari dyan sa kahit na sa Negros, kahit na saan man dito sa Pilipinas, nagtuturok sila ng kandila. Naalala ko nga doon sa mga madre din. May madre din na nagpa-practice ng mga ganyan sa cultism. Nagtuturok sila kasi sabi nila na nag-i-invite sila ng mga kaluluwa, yung mga kaluluwa na yung mga kamag-anak, kaya nga sila nagaganon. Tapos yung iba naglalagay ng mga pagkain at doon sa mesa, doon sa altar, nilalagyan din nila ng mga pagkain para tapos nagtatawag ng mga kaluluwa kasi yun daw ang turo talaga ng mga lola nila at sa mga ninuno natin. So ganyan po, occultism po yan. So iwasan po na magturok ng kandila sa palibot ng bahay kasi parang weird ka na naman yan kung magpagaganon. So ang kandila, simbolo po yan ng yung liwanag ni Kristo. So doon po tayo, ituturo po natin, titirik po natin yan doon sa simbahan. Simbahan, sementeryo, sa araw na yan. Huwag na huwag po ninyong gawin sa bahay para hindi kayo maharas. Ang dami nang nangyari dyan, pati na mama ko eh, biktima kasi hindi niya alam na sunod lang niya doon sa kay lola. So bawal na bawal po yan kasi para hindi kayo maharas at maiwasan po sa infestation. Ang dami nang nangyari dyan, delikado. So iwas lang po sa ngayon na darating na undas, magpunta ng simbahan, magpunta ng sementeryo, mag-alay ng dasal, hindi mag-alay ng pagkain. Kasi grabe ang infestation at harassment ang mangyayari ninyo dyan. Tsaka paalala naman sa lahat ng mga malapit sa sementeryo kasi yan ang nakagisnan, nag-grocery doon sa sementeryo, ang daming nakukuhang pagkain. O kasi ang daming inaalay, iniiwan lang doon. So, wag na wag po ninyong gawin yan kasi masisira talaga yung buhay nyo at saka yung kaluluwa ninyo. Ang dami ng harassment, infestation. Kaya ang dami nagkakasakit. Landing po yan lahat doon sa sa hospital. Ang dami nang nangyari dyan na nagtataka sila bakit pa ulit-ulit sila na pabalik-balik sa hospital dahil lang doon sa mga practices natin. So iwasan po natin tsaka yung pagsuot ng mga yung sa mga kalabera, bayan, yung mga demonyo, akala mo yung mga demonyo, mga bata, mahilig dyan doon sa Maynila. Ang dami na dyan sa Maynila, mga bata, tuwing kapag kaundas, lumalabas kapag gabi, nakakatakot yung mga mukha kasi nanghihingi ng pagkain, bawal po yan. So punta na lang po tayo sa simbahan. Magsimba po tayo. Ipagdasal natin yung mga patay. Yun lang po. Back to you, bro. Junre. Yes, maraming salamat, bro. At isa pa dito, bro, kay Sister Rachel. Bro, paano kung nasa ibang bansa? Pwede po ba pumunta sa libingan kahit wala po kami kilalang nakalibing doon? Pwede po. Kasi anuman, required tayo na ipagdasal natin yung mga patay tsaka bumisita sa cemetery. So kahit na hindi mo yan kabag-anak, ipagdasal po natin. Kasi ang cargo po natin, lahat ng mga namatay. Lahat ng mga namatay ng nahimlay na nasa purgatory, ipagdasal po natin. At saka yung pinaka-the best po, merong guidelines po niyan, may guidelines po yata
kung ano ang dadasalin doon sa cemetery, baka parang na-share yata yan ni Padre ano Padre Darwin sa Diocese of Dumaguete, may guidelines sa mga lay na paano isasagawa ang prayer na yan, may guidelines. So baka si po dyan do, makapa, ano po yan, ma-share sa inyo kasi nakakatulong po yan. So kahit na hindi ha, kahit na hindi ka mag-anak, punta po tayo ng sementeryo. Kasi kahit na ako eh, ang mga kamag-anak ko na namatay, mga lola at lolo, nasa Negros, sa Dumaguete. Pero bibisita ako dito sa Bohol, dito sa sementeryo ng Bohol. So hindi po required po talaga, kahit na saan na sementeryo. Back to you po, John Lee, yun lang. Isa pa dito, galing kay Ayan, sa grotto bro, sa labas ng bahay, pwede magpailaw ng exercise candle doon? Okay, pwede po. As long as yung grotto po ay hindi po inalayan ng mga pagkain noon. Yung mga pagkain na galing sa ano, sa mga yung sa mga superstition, wag na po, iano nyo po, i-deliverance nyo muna yung grotto na yan, tsaka ipabless ulit. Kung hindi naranasan na yung mga lola at lolo nyo nakapag ano sa gawa ng mga ritual ng sa superstitious belief. So pwede na pwede po magtirik ng kandila basta sa grotto, pero wag yung ano, yung ipalibot, yung intention, yung purity of intention po ang na iano po natin. Sa altar pwede, sa grotto pwede, pero sa palibot ng bahay iba na po yun. Kasi ang daming nagsasagawa po ng mga ganoon, kahit na doon sa amin, nagsasagawa sila ng tirik ng kandila sa buong bahay, palibot ng bahay, para magtawag ng mga kaluluwa. Bawal po yun. Pero sa grotto, pwedeng-pwede po. Back to you, Bro John Ray. Okay, so sa'yo naman dyan, Bro John Ray, baka may mga tanong dyan sa'yo, Bro. Ay, meron talaga. Sabi dito ni, ano, ni 9745, good evening, Bro JD. Ask ko lang, paano kami dito sa labas? Wala kami sementeryo na pili dalawin. Salamat. God bless. Paano daw sa labas, Brother Romer? Wala lang silang sementeryo na doon. Kaya Brother John Ray, meron. Sa kanila, wala. Bakit? Ang problema kung saan, kaya nga po ang pagsasakripisyo. Kung for example, kaya naman na ano, na matravel yung ano, yung sementeryo, na kaya talaga kasi kung may paraan, kayang-kaya yan. Kung walang ano, kung hindi gusto, maraming dahilan. So kung wala talaga, pwede doon sa ano, doon sa simbahan magdasal po kayo, pamisa sa ano, mga patay, pwedeng-pwede po. Pero kalimitan ng ibang simbahan, meron namang graveyard doon sa likod, kung meron. Meron ding iba na yung mga ano, anong tawag noon, yung sa mga ashes, anong tawag noon? Hindi man anong ta ah? Walang bariyo. Oh, kolumbaryo, bro. Oh, kolumbaryo, kung meron man. So meron naman ganyan. Meron mga simbahan, yung mga old churches na ano, na meron mga libingan. Pwede, doon kayo. Pero ang pinaka-importante po, yung misa talaga. Pero kung wala po talaga, kung wala po talagang available, kung nasa ano, pero kung ang sakripisyo po ang ating ano, ang ating pag-uusapan, isakripisyo po natin para sa mga kaluluwa, magbisita tayo. Yun lang po, bro. Okay, meron ba dito? Si, ano, si 162, bro. Good evening, bro. Pwede magtanong ng spiritual warfare? Itanong ko sana if psychic ability ba masasabi yung nararamdaman mo ang presence ng mga evil spirit, lalo na pag-start na magdasal gaya ng nanggugulo at nararamdaman din na umaalis sila. Brother Romer, ano ba daw yun? Psychic okay, ability po. Ba daw yun? Psychic ability po yun. Open po yung psychic ability ninyo. So ang gagawin ninyo, titingnan nyo po kung ano ang dahilan bakit na-open yung psychic ability. It's either sa traumas, it's either sa yung sa kamag-anak, yung sa ancestors ninyo, meron ba kayong mga albularyo na ano, mga ninuno. Kasi napapasa yan eh, yung hereditary sins, consecration, mga ganun. Nagpapadugo ka ba sa noo mo nung bata ka pa? Nilalagyan ba ng dugo ng manok ang yung sa bro mo, yung sa noo mo? So kapag pasok ka doon sa mga ano na yan, siguro talaga open yung third eye mo, kasi yung open yung third eye na pipil, tapos yung mga dreams na puro demonyo, tapos yung ano, yung alam mo na umaalis sila kung nagdarasal ka,
open yung third eye niyan, tapos nakikita ka ng mga shadow. First level pa po yan. Ang second level niyan, nakikita mo na talaga yung buo talaga na ano, yung tao talaga siya. Buo, nakikita mo. Second level na yan. Pag third level na ng ano, psychic ability, maririnig mo na, meron na kayong conversation. O kasi merong iba, naririnig nila ang boses, pero wala silang nakikita. Merong iba na nakikita nila, naririnig din nila yung boses. Parang yung conversion na ganito. So, delikado po yan. So, ang tamang gawin is more on conversion. Kasi once na matumbok mo yung openings kung saan yan nagsisimula, tapos ni-renounce mo, nag-umpisal ka, tapos nagsasagawa ka ng deliverance prayer, napunta ka na sa deliverance, tsak, gagaling po kayo. Ang ma-feel nyo po niyan kapag ka nagsimula kayo ng mag-deliverance, sasakit talaga yung ulo mo. Yung dito, yung sa dito. Tapos yung dito din. Kapag ka buong ulo, sigurado po yan na may galit kayo, may hatred kayo sa puso ninyo. Yung anger at saka hatred. So dapat, tanggalin po yan, yung hatred ninyo, yung anger ninyo, tapos bumalik kayo sa Panginoon, mag-deliverance, kasi madali lang ang proseso once na process mo yung sarili mo. Kasi pagka nag-deliverance ka lang, tapos hindi na-process yung sarili mo, mariretaliate at mariretaliate ka ng demonyo. So, ang payo po namin, kapag ka gano'n, na walang plano na magbago, wag na talaga mag-deliverance. Kasi delikado po, yung sa mga retaliation. Kung kaya mo. Pero ang pinaka-importante talaga, pumunta ka sa sakramento. Ang sakramento ang pinaka-importante, mag-umpisal, mag-renounce, practice ng cares, ang daming pamamaraan, mag-rosary, chaplet of divine mercy, baguhin mong buhay mo, yung spiritual reading, sa mga ano, yung sa Biblia, lives of the saints, tapos iwasan na yung mainitin yung ulo, gagaling po kayo niyan sa tulong ng sakramento at sa yung cares na tinuro ng simbahan. Yun lang po bro, dyan do. Bro, dyan do? Walang ano bro? Ah, mali yung microphone na nayangat ko. Okay, sabi naman dito bro, Jade. Oh. Sige, tuloy mo na yun. Sige. May tanong sana rito. Sige lang. Tanong. Sabi, 0189, sabi niya, Bro JD, good evening. Tanong lang po. Yung nanay ko kasi, bago namatay, sabi niya, nakikita daw niya lolo at lola ko. At yung kamay na lang daw niya ang hinihintay nila. Ano po ibig sabihin nun? Brother Romero? Ano yung ibig sabihin, bro, na kamay na lang hinihintay nila, may ipapasa? Kasi hindi yung ko. Mga ganyan, yung mga ganyan kasi pagka may nakikita talaga yung sa kamatayan, once na pumasok ka na dyan, dami mo nang nakikita. Meron nga kami doon sa Cebu na yung asawa niya malapit nang mamatay, tapos ano siya, part siya ng team ng ano, ng sa liberation ministry. So ang ginawa niya, sinil niya yung buong parto niya. So sabi na nung nasil yung kwarto, nawala daw yung ano, yung nakikita ng kaniyang asawa. So, sa mga ganyan po, na-open po talaga yung psychic ability niyan. Pero, kapag ka ganun, na hinihintay na nila yung kamay ng lola niya, marahil, meron siyang iaabot na ipapasa. Hinihintay nila kung sino ang tatanggap. Kasi ang dami nang nangyari dyan, doon sa, ano, yung sa lolo ko kasi, ganun. Meron kasi kaming, ano, kamag-ana, yung ano, mga lolos na albularyo. So, meron silang mga abyan, yung mga spirit guides. Sabi talaga, matagal talaga silang mamatay once na walang tatanggap. Kasi ang ginagawa nila, yung mga spirit guides nila, ipapasa nila doon sa mga kamag-anak. Once na mapasa po yun, mamamatay po talaga yung ano, yung talagang nagmamay-ari niyan. Tapos yung pinasahan, 90% po ng curse nasa kanya. Yung 10% nasa kapatid niya or nasa asawa niya, sa mga anak niya. Ganun po ang mangyayari. So kung walang papasa, tapos sinabihan ng mga anak na wag mo na yung ipasa,
ano ka na po, huwag mo nang ipasan yan, huwag ka nang maano yan. So ang iba namamatay kasi natanggap nila na wala nang tatanggap. Pero once na wala pong tatanggap, ang spirit guides niyan po, maghahanap po siya ng mapapasahan once na yung kamag-anak na yan nandun po sa state of mortal sin, yung kasalanan at saka may traumas of depression and anxiety. Once na nakita ng mga demonyo na merong sa estado na yon, meron pasok sila, doon sila pinapasahan. Yun ang iba, sila ang napapasahan. Pinipili sila ng mga spirit guides. So once na napasahan, tinanggap din nila yon through dreams, yung mga dreams yung sa divination, yung divination yan. Once na natanggap nila yan, automatic po, 100% po talaga yung curse niyan. Kasi ganyan yun eh, 100% yung curse sa bawat kapamilya na walang tatanggap po sa ipinapasa. Kaya po, iwasan po natin yung mga ganun. Dapat yung mga lolo at lula natin na mayroong mga ganyan, mga albularyo, sa maaga pa, dapat natin silang i-catechize. Tapos once makatechize na natin sila, kung matigas mo yung ulo nila, mayroong iba pinapakain ng mayroong mga holy na exercise salt doon sa mga pagkain, nakakonvince po sila. Kasi yung mga bad spirit, yung mga spirit guides na nasa kanila, nawawala yung stronghold. So nakakonvince sila, naiintindihan nila kasi yung nakablock niyan, yung mga spirit guides. So once na nakain nila yung mga asin, yung holy and exorcism oil at saka water, nakakonvince po sila. Kaya nga ang dami na po dito na albularyo, mga mamamarang na nag-surrender na po dito sa office na nagbagong buhay kasi dahil dandun sa sacramentals. So sa mga ganon, i-catechize po natin yung ating mga kabag-anak para hindi po huli ang lahat. At ibalik na po natin sila sa simbahan, ina nating simbahan through sacraments po. Yun lang po, bro. To make his message known, he's